Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo may karapat-dapat sa banal na pagdiriwang, taos-puso natin aminin ang ating mga kasalanan at hilingin sa Panginoon ang kanyang pagpapatawad at habag. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na loba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinabi ng Panginoon. Nagkasalang paulit-ulit ang mga taga-Israel. Sila'y tiyak na parurusahan ko, sapagkat dahil sa suhol, pinarurusahan nila ang mga walang sala, ipinagbiling alipin ang mga di makabayad, kahit sa halaga ng isang pares ng sandalyas. Niyuyurakan nila ang mga walang kaya at ipinagtutulakan ang mahihirap. Nakikipagtalik ang mag-ama sa iisang babaeng nagbibili ng aliw, anupat nalalapastangan ang aking banal na pangalan. Hinihiga nila sa tabi ng alinmang dambana ang balabal na sangla ng isang may utang. Sa templo ng kanilang Diyos, naguunahan sila, nagiinuman sila ng alak na binili sa salaping inagaw sa mga dukha. Nagawa pa nila ito sa akin matapos kong lipulin ang mga Amoreo, mga taong sintatangkad ng punong sedro at sintitigas ng punong ensina na pinuksa kong lahat alang-alang sa kanila. Inilabas ko kayo mula sa Ehipto, pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon at inibinigay sa inyo ang lupain ng mga Amoreo. Kaya't pahihirapan ko kayong
gaya ng kariton na di makalalakad sa bigat ng dala, hindi makatatakas ang matutuling tumakbo, manghihina pati ang matitipuno, at di maililigtas ng mga kawal ang maging ang kanilang sarili. Walang tatamaan ang mga manunudla, di makaliligtas ang matuling tumakbo, at di rin makatatakas ang mga nakakabayo. Ang pinakamatapang na mandirigma ay hubad na tatakas sa araw na iyon. Ang Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Bakit ninyo inuusal yung aking mga utos, at bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutukod? Pag kayo'y tinutuwid, agad kayong napupuot, at niayaw natanggapin yung aking mga utos. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Ang makitang magnanakaw ang nagiging kaibigan, at kung sinong mapangapid, siya ninyong kasamahan. Mabilis ang inyong dila sa masasamang sasabihin, sa inyo'y baliwala ang gawang magsinungaling. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid, at kay daming kapintasan sa kanilang nasisilip. Kaya't hindi kayo akalak, kayo'y ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon nang kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawaan ang ginawang kamalian. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Kaya ngayon dinggin ito, kayong ako'y hindi pansin. Kahit ako'y di dinirinig, kahit ako'y wawasakin, wala kayong aasahang magliligtas sa hilahil. At parangalan ng nais ko ang aking iyahain, ang handog na pasalamat, pagpupuring walang maliw, akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Pagsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon." Sumagot si Jesus,
May mga lungga ang mga asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama? Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at ipagpaubayan mo na sa mga patay ang paglilibing sa kanilang mga patay. Ang Ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang tanghali po sa ating lahat. Bilang mga Katoliko Kristiyano, madali nating tawagin ang ating sarili na mga alagad ni Kristo. Kaya napakaganda po na inaanyayahan tayo ng ating Ebanghelyo ngayon na muling silipin, sulyapan at muling suriin ang ating talagang pagiging mga tagasunod ni Kristo. Ano nga bang hinihingi sa pagiging alagad ni Jesus? Sa unang bahagi ng ating Ebanghelyo, mga kapatid, binabanggit po na nang makita ni Jesus ang napakiraming tao, ay iniutos niya sa kanyang mga alagad na sila'y lumipat sa kabilang ibayo ng lawa ng Galilea. Parang kakaiba itong reaction ni Jesus. Ano po? Kasi sa aklat ni Mateo at ni Marcos, binabanggit doon na nung makita ni Jesus ang napakaraming tao, siya'y nahabag sapagkat sila'y parang mga tupang walang pastol. Nung makita niya, siya'y nahabag. Dito, nung makita ni Jesus ang makapal na tao, ganun din, makapal na tao rin. Pero iba ang ginawa ni Jesus. Nilisan sila at tumawid sa kabilang ibayo. Bakit po? Anong pagkakaiba? Ang pagkakaiba doon sa napakaraming tao bago si Jesus nagparami ng tinapay ay meron itong mga magandang dahilan para magtipon, seryosong dahilan para magtipon sa paligid ni Jesus. O kaya may seryosong dahilan para lumapit kay Jesus. Dito po sa ating Ebanghelyo, sigurado po ako, walang rason si Jesus para mahabag. Kaya sila iniwan. Ibig sabihin, walang seryosong dahilan ang mga ito. Walang taglay na anuman, walang rason na seryoso para lumapit at magkatipon sa harapan ng Panginoon. Wala lang. Andun lang para mangusyoso siguro. Kaya walang kinakailangang tugunan ang ating Panginoong Jesus. Kaya napakaganda ito, ano po? Pagka tayo ba'y nagtitipon sa harapan ng Panginoon, ano nga bang ating pakay? Ano nga bang nasa loob natin? Kasi ito'y parati nating isa sa isip na alam ni Jesus ang nilalaman ng ating puso at isipan. Alam niya. Kaya dito sa ating Ebanghelyo, alam ni Jesus, walang seryosong pangangailangan na kinakailangan tugunan ang mga taong nagkakatipon sa kanyang harapan. Ngayon po na tayo nagkakatipon, ano nga bang ating mga sari-sariling rason para magtipon po tayo dito? Napakaganda, ano po. At tuwing tayo'y kahit nasa ating pribadong pagdarasal, ano nga bang ating inihingi sa Panginoon? Seryoso nga ba iyan? May kinalaman ba sa ating ugnayan sa Kanya at sa kapwa? Baka naman pansarili lamang hangarin. Kaya yan ang pagiging tagasunod ni Jesus. Paglalapit
dapat galing sa puso, may seryoso at karapat dapat, no, dalhin sa harapan ng Panginoon. Ang pangalawa, ito, nag-volunteer, Panginoon, guro, ah, hindi guro ang kanyang ano, ay tama po, guro, unang tao, doon isa sa mga, andun sa nagkakatipon, ang tawag sa kanya guro, siya ay eskriba. Ang eskriba po ay, nung panahon ni Jesus may pinag-aralan, sila po ang mga kumukopya ng lumang tipan, nagpaparami po, kinukopya nila word for word, lahat po pati punctuation, pinaparami nila. Kasi wala pa naman po noon mga printing press. Kaya edukado, nakakabasa, nakakasulat, at syempre, alam nila ang lumang tipan. Eto, ang tawag niya kay Jesus, guro. Si Jesus man din ay tinatagurian din ni Jesus ang kanyang sariling guro. Bakit? Siyang nagtuturo sa tamang daan ang katotohanan at ang buhay, kaya siya'y guro. Pero kapag ito'y ginamit ng ibang tao na tawag sa kanya, guro, ito'y nangangahulugan na yung tao na yan ay walang masyadong alam o hindi masyadong kilala si Jesus. Kaya tingnan natin, ang tawag ay, guro, susunod po ako sa iyo. Sa unang salita pa lang, guro, alam na ni Jesus kung gaano ito kalapit at gaano ito kalayo sa kanyang puso. Gaano kalayo at kalapit si Jesus sa puso nitong taong tumatawag sa kanya, guro. Kaya't anong sabi ng Panginoon? Para bagang hindi mo pa masyadong alam kung ano talaga ang pagiging tagasunod. Siya pinangaralan at ano sabi? Alalahanin mo, ang pagsunod sa akin ay hindi ito para magkaroon ka ng maalwan na buhay. Ang pagsunod sa akin ay para hindi upang ikay hindi madapuan ng lamok at langaw, kundi ito, kung susunod ka sa akin, alalahanin mo na ako ay wala man lamang mapagpahingahan. Mabuti pa ang asong gubat ay may lungga, at mabuti pa ang ibon ay may sangang napagpapahingahan. Ako wala noon. Ibig sabihin, seryosong trabaho ang pagiging tagasunod kay Jesus. Iyan, kalimitan, di po ba, kapag tayo'y may suliranin sa buhay, ay ang konti nating maliit at katiting nating magandang ginagawa at nagawa ay binibilang natin sa Panginoon. Wala yun. Hindi ganon, kapatid. Sa katunayan, mas malaki-laki pang, mas marami-rami pang sakripisyo dapat mong gawin. Dapat nating gawin upang patunayan na tayo nga ay tunay na mga alagad ni Jesus. Panghuli, sa isa naman, doon sa mga nagtitipon sa harapan ng Panginoon, si Jesus naman ang nag-anyaya, sumunod ka sa akin. Pero ito, na inanyayahan ni Jesus, medyo malalim-lalim ang pagkakilala sa kanya, una ang tawag sa kanya ay alagad. At pangalawa, ang ginamit itong pagtawag kay Jesus ay Panginoon. Kanina ang tawag ng una, eskriba, ang tawag niya sa Panginoon ay guro. Diba? Ito, mas medyo malapit-lapit si Jesus sa puso ng tao itong tumatawag, palibhasa, disipulo. Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama? Ito'y ang magpalibing ng magulang, ito'y pinakamatayog na tungkulin ng anak. Magpahanggang ngayon, mula sa lumang tipan, magpahanggang ngayon, ano po. Pero etong sagot ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ipaubaya mo ang paglilibing sa patay, sa kanilang mga patay. Tinuturuan ba ni Jesus
na maging walang paggan, mawala ng paggalang ang taong ito, disipulo niya at gusto niyang sumunod sa kanya, tuturuan niya ba ito ng walang paggalang sa kanyang ama na ililibing? Hindi po. Ang punto lang dito, mga kapatid ng Panginoon, na ang sumunod sa kanya, ang pagsunod sa kanya ay mas mahalaga pa kaysa pinaka mahalagang tungkulin ng anak sa magulang. Ibig sabihin, mahalagang mahalaga ang tunay na pagsunod sa Panginoon. Kaya't napakaganda, ano po, tunay nga ba ang ating pagsunod sa Panginoon? Eh, umuulan nga lang eh. Sa araw ng Linggo, hindi na magsimba eh. Diba? O kaya pag mainit na mainit, hindi na rin magsisimba. Kaya napakaganda ito, ano po. Sulyapan natin, suriin muna ang ating mga sarili. At kung nakita natin na medyo may mga kulang pa, punan natin upang tayo maging maituring sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo na tunay at may pagmamalaking kanyang mga tagasunod at mga deboto. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, iluhog natin ang ating mga pangangailangan sa Diyos Ama, kung saan naroon ang kanyang anak na nauna sa atin at tumatawag sa atin na sundan siya. Manalangin tayo ng may pananalig sa biyaya sa pagtanggap sa pagtawag na ito. Sa bawat panalangin ng ating tugon, Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan at yung mga nagpapahayag ng salita ng Diyos naway maging masigasig sa kanilang pagsunod kay Kristo, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ang ating komunidad sa araw-araw naway mapanibago ng pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa isang mabuting buhay, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Iyong mga nawala ng pag-asa dahil sa mga pagkakasala, naway mapagtanto na kasakasama natin si Kristo, ang ating pinuno at pinagpasan, ang ating mga suliranin, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Iyong mga pinahina ng pagkakasakit at karamdaman naway mapanatag sa kasiyahan ng Diyos, dulot ng kalinga at pagtulong ng kanilang mga kapamilya, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Iyong mga namayapa naway makasunod kay Kristo at makapasok sa walang katapusang presensya ng Diyos sa langit, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Diyos Ama, sa aming pagnanais na sumunod sa yapak ng iyong anak, gawin mo kaming iisa sa isip at puso sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ng lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na iniaalay
nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayan. Nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ang ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sayo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob nito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo to sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalin namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos, alinsunod sa tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesus. Ama namin, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat na kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumain niyo lahat. At sumayo rin. Magbahaginan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis at nagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa banal na piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. With me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my Stay with me, Lord, for you are my life.
Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness, the force that sustains dynamite, joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me and I in me, joy of my heart. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na mga ang may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na July 4, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Magsitayo na po ang lahat. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kami pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa mamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa mamagitan ng bindisyon na ito, naway maalaala nila ang pangapangako nila noon sa binyag, na ika'y kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos ng Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.